Taon-taon po nasasaksihan ang masiding pananampalataya ng mga deboto ng Poong Nazareno. Ang kwento ng ilan sa kanila silipin sa balitang hatid ni Howie Severino. Iba't ibang muka, edad at kasarian. Ngunit ngayong araw sila'y magkakasama sa ngalan ng kanilang debosyon sa Poong Nazareno. Si Mang Ruben, 65 taong gulang, halos inialay na raw ang kanyang buhay sa Nazareno. Kung magkakasama ako, magkakaanak, na hindi naman sana sila maano sa mga karamdaman na malulubha, saka hindi maano sa mga barkadang mga medyo naliliwas ng landas, ganyan. Pero pinagkaloob niya man sa akin. Si Aling Corazon naman, walang pagod kahit sabay na namamanata at naghahanap buhay. Pinagaling daw kasi noon ng Poon na nag-aagaw buhay niyang anak. Kaya kahit kailang pumayod, tuloy pa rin ang debosyon. Yung anak ko noon, tinanggihan na yun ng doktor. Sabi niyang doktor, ipasa Diyos na lang namin. Pero naisip ko talaga ang Nazareno. Pati asawa ko, Nazareno din naisip na humiling kami sa kanya. Yung parang nabuhayan siya. Kaya mula noon, talagang debosyon na namin yun sa Nazareno. Si Mang Perpekto naman, hindi lang matibay na panalangin, kundi kakaibang kasuotan din ang alay para sa Nazareno. Ang kanilang samahan, pare-pareho na kaputing damit na kawangis ng kasuotan ni Kristo. Lahat ang bang tao po, dapat ang manampalataya, hindi lang tuwing Nazareno, tuwing piyesta. Araw-araw po, kahit po nasa loob tayo ng bahay, pwede tayo mananampalataya, humingi na itong kapatawaran sa kanya. Paalala ng simbahan, anumang panalangin o nais ipagpasalamat ng mga deboto sa Nazareno, basta huwag dapat kalimutang isabuhay ang mga aral at kabutihang ipinamalas ng Panginoon. Howie Severino, GMA News.